world at sa mga sugi kong saviors. Salamat po sa suporta. Kaya ito, dahil request nyo na ituloy-tuloy ko lang, ito na yung aking pangalawang toy vlog. So, ifo-focus ko naman dito sa aking pangalawang toy vlog, yung mga struggles ng isang collector. At isa sa pinaka-struggle ng isang collector, maliban sa pagbabayad ng kanyang mga na-pre-order, ay ang space. So, ako, limited lang ang aking space kasi hindi ako taga rito. Nangungupahan lang ako sa Makati para mas malapit sa aking workplace. So, hindi ko naman isasakripisyo yung passion ko sa paglalaro dahil lang wala akong space sa apartment. So, kailangan nating maging creative solutions. Ngayon, naisip ko, since everything in my apartment is mobile, kailangan madaling ilipat, madaling isalya, madaling ipack. Kailangan yung mga collection ko din, ganun, madali siyang itago, isalya. Ngayon, kasi dumadami na siya over the years. Marami ako nakikilala mga sellers. Even without 1 year pa ako na nagko-collect. So, naisip ko kailangan yung cabinet ko may gulong. Diba? Although may mga iba naman, lalo na sa mga furniture stores, pero ang mahal naman, grabe. Siguro wala pang 3K mga nakikita ako na may gulong na cabinet, which is not ideal for me because I'm a working person. No? Of course, mas pagtutuunan ko na lang ng pansin yung ibang mga staff kesa yung sa napakamahal na mga cabinet. Ngayon, naisip ko, isa lang yung bagay na merong gulong, instant, and that is yung maliit or luggage na pinagta-travel. Ayan. So, maswerte ako, yung mga kaibigan ko, mababait sila, si She at saka si Jo. Hello, Jowa, salamat ah, tsaka She. Sila yung nag-donate ng mga sirang maleta. At ito yung nasa aking background. Yung mga nakalagay dito ay mga figures na hindi lalampas sa 12-inch o isang ruler. Yung mga natanggap ko na mga 12-inch isang ruler, iilan lang. Yun lang yung mga WWE na favorite kong wrestlers. The rest, below 12-inch. Hindi talaga ako tumatanggap ng super laki na figure. Kahit na articulated siya, kahit na maganda yung detalye ng pagkagawa, hindi ko talaga tinatanggap. Kasi maliban sa hindi ko afford, lalo na nung lumabas yung Marvel movie, di ba, na gusto yung mga well-articulated na pwede mong iporma ng ganyan for battle, hindi ko siya kayang i-keep dahil masikip. So, limited lang yung mga malala, limited lang yung scale na pwede kong kolektahin. Kaya, piling-pili at salang-sala ko rin yung mga die-cast cars ko din na kinukulit. Iilan lang din yung mga malalaki ko na 118 or 112 na scale. Ewan ko may 112 pero usually kasi 118 yun ang encounter ko na die-cast model cars. Mamaya, after nito, papakita ko sa inyo yung mga ginawa kong enhancements dun sa mga sirang maleta na nakuha ko dun sa aking mga kaibigan. Stay tuned kayo. So, bago tayo pumunta dun sa epic kong toy ko. Ayan. So, ito yung itsura niya sa labas. Focus ko lang. Ayan. So, nung nakuha ko to kay Jowa, sira yung gilid niya. Ito, butas to. At saka, ito. Yan. So, salamat sa mga tagapal na pinagbababato niyo yung mga maleta. At least, may nagamit ako na toy cabinet. So,
other purposes kapag ka nasira po yung inyong mga maleta, maliban sa cabinet, pwede niyo pa rin siyang gamitin or i-repurpose for another cabinet. Hindi lang for toys. Pwede rin sa medicines, pwede rin sa mga gamit niyo sa office. Pwede din. Or, ngayon COVID-19, pwede niyo rin siyang gamitin na panlagay ng groceries niyo. Kasi, di ba nga, iilang or hindi tayo pwedeng lumabas-labas. At para hindi tayo mahuli ng mga kinauukulan. So, ayan yung mga sikreto. How did I do it? Usually, kapag mga ganito na may butas, ang solusyon ng mga hardware enthusiasts or mga nag-DIY is Vulcasil. So, yun yung payo, ginawa ko ng paraan, Vulcasil. Nilagyan ko siya ng Vulcasil, pinatigas ko. Tapos, as much as possible, ginawa ko rin ng paraan yung aesthetics niya para hindi naman siya magmukhang kawawa. Pero I don't care kung hindi man siya ganun ka-perfect. Kasi for me, only God is perfect. So, ayan. Ayun. So, ipapakita ko naman sa inyo yung mga transformations na ginawa ko dito sa malaking toy cam. Nung nakuha ko to kay Shea, sinabi sa akin na Marvin, may konting sira pero pwede mo pa siyang magamit. Sabi ko, hindi naman ako choosy eh. Basta ang kailangan ko lang yung maleta na pwede kong gamitin for my toy car project. So ito yung kauna-unahan kong maleta na kinonvert as toy car. Ang pinakasira talaga nito is itong part na to. Ayan, ito. Wala siyang gulong. Ayan. So, ang ginawa kong paraan para hindi naman siya maalangan dahil nga ma-out of balance eh kapag wala siyang gulong. Pinagdugtong-dugtong ko yung corkboard. Dinikit-dikit ko. Kasi buo pa naman yung parang tusok niya. Ang kailangan ko lang is yung gulong. So, kung wala kayong mabiling gulong doon sa hardware, pwede nyong gawin yung ginawa ko. Or kung may extra kayo na parang piraso ng 2x2 that could do, barinahin nyo lang para kasyang-kasya yung tusok niya. Or better yet, kung matyaga kayo, lagariin nyo, tapos saka nyo ipasak yung replacement peg doon sa ilalim ng lamit, ng maleta para pantay siya. Legit siyang kabo. Ayun, so sana na-enjoy niyo yung pag-tour ko sa inyo dun sa nagawa kong toy vlog. Ayun, walang imposible kung bet mo talaga ang isang bagay. Yun yung gusto ko sanang i-impart sa inyo na lesson dito sa toy vlog na to. Kung ikaw, collector ka, gusto mo talaga yung gagawin mo, you will find ways, creative ways on how to manage your collection. At para sa akin, iba yung satisfaction na nakukuha mo kapag nakikita mo yung collection at the end of the day after work. So, ayun. Paki-comment na lang kung may mga mali akong information dun sa aking pagtutur sa inyo. Like I always say, any comments, irrelevant or not, are welcome in my toy vlog. Hindi ko naman yan mamasamain kasi everyone is entitled to their wrongful opinion. Joke lang. Ayun, so, kita kids, tignan ko kung makakaya ko pang mag-vlog ulit. Ayun, keep safe and follow our government protocols sa COVID-19. Magkikita-kita tayo, personally, promise.